Hi guys, good evening. Ngayon magro-road trip ulit tayo. Gabi naman tayo magdadrive ngayon. Tayo ay magagaling dito sa Osmeña Highway corner Quirino Avenue hanggang sa Maria Clara Street sa may Banawi. Ay mag-update lang ako sa mga kalsadahan dito sa Metro Manila. Medyo ma-traffic ngayon dahil rush hour. Marami talagang volume ng mga sasakyan na mga dumadaan dito sa may Osmeña Highway. Yan yung may trapal na yan guys, makikita kami niyan sa may Mabini Bridge. Ayan, gusto ko lang matuto kayo sa mga kakalsadahan dito sa Metro Manila at sana sundan niyo ako sa aking biyahe. Medyo matraffic dito dahil sa volume sa sasakyan at isa pa, medyo malubak yung kalsada dito. So dito sa part na ito ng Quirino Avenue. Yan, makikita kami sa may ano niyan guys, sa may left side ko may trapal na yan sa may Mabini Bridge. Sa ngayon hindi ko siya mahahabol, pero mamaya mahahabol ko na yan. Dahan-dahan lang din kasi ako magpapatakbo kasi gabi ngayon at hindi naman ako nagmamadali. Ayan, sa mga papuntang Santa Ana, Kalintong, sa may San Juan, sa may Show Boulevard, keep right po kayo guys. Ayan, via ano yan, Pedro Hill Street. Ayan, dito na tayo sa may intersection ng Pedro Hill Street, Pedro Hill, Manila. Manila to eh. Ayan. Sa mga papuntang Roxas Boulevard, United Nations, Team Calao, sa mga Dolomite Beach, keep left po kayo guys. Pwede po dyan ang mga four wheels, mga trailer. Ayan. Via Quirino Avenue Extension. And guys, kung ano yung napapansin nung pandemic, wala tayong biyahe ng gabi dahil may curfew tayo. Pero ngayon, balik ulit tayo sa biyahe ng gabi. Kaya sana, nakakamiss din yung puro araw lang yung biyahe natin. Pero namiss ko na din yung gabi. Huwag naman sobrang ano, traffic. Dahan-dahan lang kayo dito guys dahil malubak yung parte ng kalsada dito. Kung napapansin nyo, nasa gilid lang ako. Sa gitna may lubak dyan. No? Malalalim ang mga lubak dyan. Kaya ingat po kayo. Ayun o, ang laki. Sa mga papuntang keep left po kayo. Sa mga papunta ng Lacson. Ayan. Dahil sa may bandang una lang na ito, may kalsadang ginagawa na siyang dahilan ng traffic. Kapag kayo ay papuntang Quezon City, galing kayo ng Pasay, ang traffic sa may Osmeña, bago mag Sobel Rojas, tapos bago mag San Andres, tapos bago mag Quirino Avenue, tapos ito bago mag Pandacan, yan. Tapos bago mag Pascuason sa may Nagtahan. Napaka-traffic talaga doon. Tapos sa may flyover ng A H Lacson. And guys, kung niyo mapapansin doon, nang inaayos pa yung kalsada dito. Hanggang ngayon hindi pa tapos. Kaya dandahan lang tayo dito sa pagpapatakbo. At tingnan niyo din yung bawat gilid ng yung sasakyan. Baka mayroong mga nakamotor or nakabasikleta dyan. Mag-ingat po kayo. Sa mga papuntang Santa Mesa dyan, keep right po kayo. Ayan. Yung mga sasakyan na nang gagaling dyan sa may unahan namin, kasalubong, galing ano yan, Santa Mesa. Ayan. So, andito na tayo ngayon guys sa may Pandacan, Manila. Sa mga mag-U-turn, sa mga pabalik ng Skyway, papuntang Makati. Kapag kayo ay galing Santa Mesa, keep left po kayo. Ayan. Para pagdating sa unahan, makakapag-U-turn po kayo ng maayos. Ayan, malapit na din tayo mag-shoutout sa mga diehard natin ng mga supporters. Ayan.
Yung iba hindi ko pa ma-shoutout, mag-request lang kayo guys. Ayan, shoutout kay Chris Tutorials, na aking member. Salamat sa pagpa-member. Ayan, salamat sa mga tinuro mo sa akin ng mga tutorials. Ayan, so U-turn slot. Ayan guys, malapit. Keep left po kayo kapag kayo ay papuntang Mabini, Lacson. Ayan, medyo mabilis dito sa may Pandacan dahil wala na ganong dumadaan ang sasakyan dahil sinarado na ng tuloyan yung kalsada. Ayan, shout out Ogumaro 65, yan ang aking supporters na laging nakasubaybay sa aking mga videos, laging nagko-comment sa lahat ng aking mga videos. Siya ay galing sa, siya ay mula Russia. Ayan, sa mga papuntang Otis, manatili lang kayo sa may left side, at sa papuntang mga Dituasan, matatili din kayo sa right side. Ayan guys, patawid na tayo dito sa may G2000. Nakalimutan ko lagyan ng need G2000 na to guys, itong intersection na ito. Ayan, approaching na tayo dito sa may Mabini Bridge. Shout out Pugo TV. Ayan, lagi din nakasubaybay sa akin yan, Pugo TV. Thank you so much for your support on my channel. Sa mga gusto mong pa-shoutout, mag-comment lang kayo guys para sa aking next road trip, may shoutout ko kayo. Ayan, salamat po sa mga supporters ko, yung mga diehard na supporters. Kahit kukunti lang kayo, okay lang yan. Sa mga papuntang magsaysay, papuntang Cubao, matatili kayo sa right lane ng kalsada. Ayan, sa mga papuntang Espanya, keep left po tayo. Ito na yung sinasabi ko guys, yung truck na nakita ko kanina sa may Osmeña Highway. Dito na siya, nabuntutan ko na siya ngayon. So guys, dito kaya nagkabuhol-buhol ang traffic dito dahil sa flyover na ginagawa sa may bandang unahan. Kaya ang payo ko sa inyo, kung nagumadali kayo, stay kayo sa left side. Kung yung mapapansin may sa left side ko, mabilis ang mga sasakyan niyan. Pero pagdating sa dulo niyan, sarado yung lane na yan. Pero mas mabilis kasi siguro mabilis silang sumingit. Ayan. Tapos yung sa lane ko, mapagbigay siguro, kaya mabilis na kausad yung sa mga left side. Araw-araw traffic dito guys dahil sa ginagawang flyover. Pero no choice tayo eh, kasi ito lang yung way papuntang Espanya, papuntang Dimasalang, papuntang Laluma. Ayan, sa mga papuntang Laluma dito kayo dumaan papuntang A Bonifacio, papuntang North Luzon Expressway. Ayan, shout out kay Princess Vlogs. Ayan, lagi din siya nakasubaybay sa akin. Salamat sa suporta mo, Princess. Ayan, shout out din kay Princess Heart na taga Singapore, OFW. Ayan guys, ito yung A H Lacson flyover. Yung sa left side ko, yan yung ginagawa. Masilan kasi ang paggawa niyan, kaya hindi nila madali. Kaya naman ang resulta, nakakapag-coast ng traffic. Tayo namang mga motorista, habaan lang natin ang ating pasensya. Maging mapagbigay tayo sa mga kapwa natin motorista na dumadaan. Yan, pagpasensya natin yan, para din yan sa atin. Kasi kapag naayos yan, mapabilis ang takbo. Ayan guys, halos kalahati ng paglagpas natin sa roadworks. Yan, ito na.
makapagpatakbo na ulit tayo mabilis. Ayun, inavertical ko na yung truck now sa aking right side. And dito sa part na to, pwede kayo makapagpatakbo na mabilis. Kaya lang, dandahan lang kayo. Dahil sa may unahan, may mga pedestrian na bigla na lang tumatawid. Ayan, dito banda. Ayan, dito na tayo sa may Paco. Ay, hey, Sampaloc yata. Dito na tayo daw. Ayan. Pagdating sa unahan, medyo may pagbagal ulit ang daloy ng trafiko sa may Espanya intersection. Sa mga papuntang SM, shoutout kay Jesus and Arcol Vlog, kababayan ko, tige Region 10. Sa mga papuntang SM Manila, keep left po, kahit keep left tayo dito, natila sa kaliwa, sa may Loyola. Mahirap din sa biyahe guys kapag may kasabayan tayo na malalaking truck, dahil malalapad yung kanilang mga malalapad kasi yung mga truck na yan. Kaya dandan kayo, ingat din. Maka hindi nyo pansin na sagid na pala kayo yung inyong sasakyan. Then next intersection, Loyola. Tapos sa unang intersection, Espanya Boulevard. Ayan, shout out kay Darbus Bus Cover. Espanya Boulevard intersection. Sa mga papuntang Quezon Ave, manatili lang kayo sa right lane. Ayan, nakatawid na tayo sa Espanya. Medyo mabilis ang ating biyahe ngayon dito sa part na to ng A H Lacson. Ayan, dito na tayo sa may UST. Ayan, sa mga papuntang PY Margal, Banaway, Maria Clara, Araneta Avenue, manatili tayo dito sa right lane. Tayo ngayon ay papasok dito sa may PY Margal Street. Nandito tayo ngayon guys sa University Boulevard. Dito tayo ngayon sa may University Belt, UST, University of Santo Tomas. Ito yung mga pedestrian na papuntang University of Santo Tomas. Ayun, dito na tayo guys sa may P. Margal Street. Ayun, itong kalsada na to ay two-way. Maria Christine Street. Kapag diniretso natin itong P. Margal, ito ay diretso ng tagos ng Cuenco. Pero kung gusto nyo ng mas mabilis guys, kakaliwa na kayo dito sa may M. de la Fuente Street. Para makaiwas kayo sa mga stoplight. Dahil may stoplight dito eh. Mga ilan-ilan din ang stoplight dito sa P. Margal. Ayan, dito na tayo sa may M. de la Fuente Street, Manila. Itong kalsada nito ay one way. Ito ay kapag tinumbok natin, papunta ito ng Maria Clara Street. Ayan, nandito na tayo sa may Dapitan intersection. Sa mga puntang UST Manila, doon kayo sa Dapitan, left turn kayo doon. Ayan. M. de la Fuente Street.
Kapag dinaretso niyo yung mga Clara, doon yung matatagpuan yung Dongwa, bilihan ng mga bulaklak. And turn right tayo dito sa may Laonlaan Street. And kapag dinaretso natin itong Laonlaan Street, ang dulo nito ay Maria Clara. Kaya lang maraming stoplight dito. Tsaka medyo mabagal. Daming sasakyan na dumadaan. Lalo na dyan sa may pagdating ng Mayon, daming sasakyan. Kaya kakaliwa na lang ako sa may Maseda Street. One way din to, papuntang Maria Clara. Ang tagos nito ay in Rojas. Kapag nakatawid kayo ng Mayon, in Rojas. Ayan, medyo mabagal-bagal dito. Ang bagal lang sa sakin na aking sinusundan. Hinahayaan ko lang, hindi naman ako nagmamadali. Ayan, patawid na tayo dito sa may Antipolo. Sa may railroad crossing. Ito yung railroad kapag kumanan dyan, papuntang ano yan? Papuntang south, papuntang Makati, papuntang Bulacan, papuntang Quezon. And guys, muli, marami pong salamat sa lahat ng mga nanonood sa mga videos na aking ina-upload ko sa aking channel. Kung wala po kayo, hindi po kikita ang aking small channel. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy kong pinapangako na mag-upload ako ng mga iba't ibang mga videos. Ayan, nandito na tayo sa may intersection ng Maseda. Turn left lang tayo dito. Tayo ay papuntang Maria Clara. Napansin nyo, may mga stoplight. Ang bagal ang daloy ng trapiko. Ayan, dito na tayo sa may Maseda. Maseda, Manila. Kapag dinirecho nyo itong Maseda, ito ay papuntang Laloma, papunta ng Chinese Hospital, ayan, papuntang Rizal Avenue, tapos papunta ding A Bonifacio, papuntang Enlex, yan. Washington. Ayan, dito na tayo sa may Washington, Maseda. Bagal, hindi man lang nag-signal light itong kotse na ito. Walang poke sa sumusunod. And guys, dito na tayo, mag-turn right tayo dito sa Maria Clara Street. Bago kayo mag-turn right, tingnan nyo yung right side nyo, baka may sasakyan. Ayan, ito na yung Maria Clara Street. Itong aking dinadaanan na Maria Clara, iisa lang ang stoplight dito sa may sa may Dituason. Kapag naka-red ang Dituason, kakaliwa na ako sa may speaker Perez. Pero kapag naka-green at maabutan ko naman, dediretsuhin ko lang. Itong part na to ng Maria Clara, may part dito na madilim. May part din na maliwanag. Sa may bandang Dr. Alejos, ayan, medyo madilim dyan. Shoutout sa mga taga Maria Clara. Andito na tayo sa may Blooming Street intersection. Sa mga papuntang Lumindrit yun, kakaliwa kayo dun. Baka Espanya naman kayo kapag kumanan kayo dun. Ayan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na madilim na lugar. Ayan guys, malapit ang matatapos itong aking video. Marami pong salamat sa mga sumusubaybay, sa mga nanonood. At pagpasensya nyo yung aking video dahil medyo magalaw to dahil sa camera holder. Ayan, madilim dito. Kaya ingat-ingat kapag dumaan kayo dito sa Maria Clara sa part na to bago magmayon, dandahan lang kayo sa inyong pagpapatakbo dahil madilim dito. Ayan, dito na tayo sa may Mayon.
Kapag gumanan kayo papuntang Rotonda, kapag kumaliwa papuntang A Bonifacio Avenue. Ayan. Canlaon. Canlaon intersection. Ayan. Canlaon 'yun. Ayan, Apo. Ito mo rin, Clara, guys. Two-way. Two-way ito. Bawal dito ang mga truck. Bus. Ayan, mga liliit lang. Ayan, guys. Malapit na tayo dito na tayo sa Dituason intersection. Ayan, nakatawid na tayo dito sa may Dituason intersection. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Sa mga papuntang orthopedic ba yun? Yung mga tao na nabalian, yan dito ang daan nyo, guys. Sa may Banawi yun, Banawi Corner, Maria Clara. Yan. Kapag pagdating nyo sa Banawi, nasa kaliwa sila. Salamat po sa pagsama nyo sa aking biyahe, guys. Salamat sa mga sumusubaybay. Salamat sa inyong panonood. Ayan. Dito na tayo sa may Banawi. Shout out sa lahat ng aking 1,650 ng mga subscribers at sa lahat ng viewers. And dito na tayo sa may Banawi intersection. Ayan, nakatawid na tayo sa may Banawi intersection. Kapag diniretso nito, guys, pumunta itong Talayan Village. Ayan, bago magtalayan, papunta ito ng Quezon Avenue. Ayan, papuntang NBI, papuntang LTO. Ayan. Ayan, guys. Andito na ako sa may biyak na bato. Hanggang dito na lang aking video, guys. Muli, maraming salamat sa inyong panonood.